proud bearers of the red and white legacy. At tumaharap sa bawat laban, baon ang tapang bilang warriors. Sila ang kikilalanin at bisitahin natin dito sa University of the East. Ako si Robbie Domingo. Ako si Gretchen Ho. And this is UTown Season 3. It's so great to be back here at the home of the Red Warriors. Ika nga nila dito, paano? Bomba UE! Bomba UE! Tama na, tama na. Bomba. Ito, alam mo ba, Rob? Itong kinatatayuan natin ngayon. Oo. Isa ito sa mga popular tambayan ng mga Red Warriors. Mm-hmm. Ito yung Tanyan Key Garden, ang pinakamahal na garden sa buong U-Belt. Talaga ba? Oo, mas mahal pa sa'yo. Huwag natin pag-usapan yung mahal-mahal na yan. Kasi yung sapatos mo, napakamahal niyan. Na-recover mo na ba yung mga gamit mo? Hindi ba? Hindi pa. May sapatos naman ako. Okay, okay lang yan. Pero, tulad sinabi lang niya, isa yan sa mga must-knows na dapat niyong malaman kung kayo palaging dumadaan dito sa UE or gusto niyo mag-aral sa paaralan na ito. At ngayon, bibigyan namin kayo ng top 5 must-knows at dapat niyong ma-experience para maging truly Red Warrior. Check out UTown's Campus Guide. Tomorrow begins at the East. Yan ang pamosong linya dito sa University of the East na matatagpuan sa Recto Avenue, Sampaloc, Manila. The university takes pride in providing holistic education to their students. Hindi lang academic sila dapat. Ano, meron ding kultura at saka meron ding sports. A sound mind in a sound body nga, sabi natin. Ano. At dito sa loob ng UE, nilista natin ang top 5 must-knows para mas mabilis na maging feel at home ang freshman Red Warrior o ang first time makabisita sa campus. Hindi mawawala sa listahan ng mga UE-nyan ang kanilang mga paboritong tambayan. Nandito lang naman sa UE ang itinuturing na most expensive garden sa U-Belt, ang Tanyan Key Garden. Since garden nga po siya, maraming plants and trees, nakakatulong po sa aming mga estudyante para makapag-concentrate kami na maigi sa mga studies namin. Wala, parang kapag nandito, ang light lang talaga nung ambience. Tsaka masarap siya, masaya siyang pag-bondingan talaga with friends. Hindi lang po yung lugar yung welcoming, pati po yung mga estudyante. So, kung dito po mag-aaral, suggested ko po na dito ka tumambay. Maraming estudyante ang madalas ding magpahinga, mag-aral, at mag-wifi sa Dalupan Lobby. Dalupan has the strongest wifi. This is the most convenient place to study them. Maganda po yung ambience. Mas nakikita ko po yung mga estudyante ng UE. Mas nakikita ko kung gaano kasaya yung University of the East. Actually, madaming tambayan dito sa UE, pero what I like the most is this here, the SFT lobby, kasi po, it's more accessible. Dito talaga pinakamaraming students. And then, of course, maghinhawa rin kasi yung feeling na nakikita natin si Luwalhati, yung quadrangle. Hindi rin papahuli ang EDUC o College of Education walkway sa pagiging favorite spot ng mga UE-nyan. So, kagaya ng mga katulad kong estudyante, itong EDUC walkway. Kasi malamig na at marami kang makakasalamuhang mga estudyante. Maganda yung place niya, tapos yung hangin. Nakapag-stay kami dito ng mga friends ko ng mas maayos. Pagdating sa food trip, merienda ang patok na pampagood vibes sa mga UE-nyans. Ang madalas namin kainin po dito sa aming canteen ay burger, carbonara, turon dahil swak po sa aming budget. At ang refreshing drinks tulad ng milk tea, meron din dito sa loob ng campus. Mabibilib kayo dahil mismo mga estudyante mula sa College of Business Administration ang gumagawa nito. Ang kanilang grupo, tinawag nilang Rolling Brews. Sa halagang 30 pesos, pwede ka nang makabili ng pampalamig na tatak UE. Sa pamamagitan nito, nahahasa raw nila ang galing nila sa pagninegosyo. Isa sa mga orgs dito sa UE na kilala dahil sa kanilang binubuong event sa campus ay ang UE Jam Sessions. Taong 2017, naitatag ang kanilang grupo. Ang pinaka-main goal po ng
UE Jam Sessions, ang Music Council is to cater the students po. Siyempre po, para po mas lalo pong ma-enhance ang talents and skills na meron ang estudyante, lalo na singing po, and then yung pagtugtog po ng mga instruments. Marami ng UE niyan ang nahook sa org na ito. Sobrang laking privilege para sa akin kasi parang na-enhance yung skill ko through music. And marami akong nakilala sa org na to. So magitan ng papakilala kami one by one, ganyan. Tapos mahilig din pala sila sa music. Nung throughout the time na nakakasama ko yung UE Jam session, sobrang nakikita ko lang yung family. I mean, nandun yung brotherhood, nandun yung nag-care kami sa isa't isa. Even the times na kahit na before nagkaroon kami ng battle of the band, tulong-tulong pa rin kami. At ang mga musically inclined na gustong gumaling, welcome na welcome sa UE Jam Sessions. Yung mahilig ka sa music, it can develop your talent. And the good thing about this org is yung mga may alam na, yung may mga talent na, handa ka nilang tulungan. Kung merong university na mahigpit ang security, isa na rito ang UE. Bawal na bawal ang incomplete uniform dito sa UE campus. Yes, ate! Asan ang ribbon mo? Hindi pwede, ate. Kailangan talaga... Sa entrance pa lang, hindi ka na makakapasok pag may kulang sa uniform. At syempre, no ID, no entry yes, talaga. Yes, saan ang ID natin? Ate, nandun po sa bag ko na iwan ko kasi nagpalit po ako ng PE kasi may PE po kami ngayong araw. Oh, pasensya na, hindi tayo makakapasok. Wala tayong ID. Oh, yung unang beses po na nakita ko ng guard na hindi na ako complete uniform. Nag-guilty po ako na, syempre po, out of sa ilang students, ako lang po yung gumawa nun na parang pangit tingnan sa akin. Hindi ko na po inulit. Lagi na po akong nag-complete uniform, naka-ID. Kasama rin sa kinakabisado ng mga UE niyan ang kanilang student number. Nung first time po na pumasok ako dito sa University of the East, nung pagka-release na pagka-release po talaga ng student number ko, kinabisado ko po, tsaka hindi ko lang po kinabisado, kaya dapat isa puso ko, isa isip ko na hindi ko dapat malimutan kasi magagamit ko siya sa lahat-lahat ng bagay. May pagkakataon daw kasing itinatanong sa mga estudyante ang kanilang student number bago sila maka-access sa iba't ibang pasilidad dito sa UE. Kasi yung student number po namin, yung identity po namin dito eh. Kahit saan po kami pumunta, yun po yung nag-stand kung bilang kung sino po kami. Bomba! UE! Speak! Pa-iba! Bomba! Sino mang makakarinig ng cheer ng UE, mapapatingin agad dahil sa lakas ng dating nito. Sigaw ng Red Warriors, Bomba UE! Bomba po kasi boom, pasabog agad. So we got attention. Pag nakuha po namin yung attention na yun, doon na po namin ibibigay yung best namin. Go fight! Go fight! Let it fight! Ang Ima Kadima naman ay nangangahulugang move forward. At ang nanguna sa malakas na pag-cheer sa kanilang fellow Red Warriors ay ang UE Pep Squad. The UE Pep Squad! Na proud na nakatungtong sa podium as third place winners noong UAAP Season 18. Sa kanilang mga ngiti at makapigil hiningang exhibition, walang hindi mapapawaw. Gusto namin makakuha yung attention ng hindi lang buong UE crowd, kundi buong UAAP community. At nagdag sa intensity ng pag-cheer ang performance ng UE Red Drummers. Nung una kasi, hindi naman ako ganito ka-confident eh. Through time na tumagal ako dyan sa UE Red Drummers, doon na-build up ang confidence ko. Mahalaga para sa University of the East na maturuan ng kanilang mga estudyante kung paano palaguin ang taglay nilang talento. Kasabay nito, misyon ng universidad na sa pagtatapos ng kolehiyo at hanggang sa kani-kanilang tatahaking landas, dala pa rin ng mga estudyante ang pagkakaroon ng tatak UE. Talagang pinagsisikapan namin kahit ano ang profession mo. Yung magaling ka, you are very competent. Graduate sila, they have to be very technically competent. Pero lagi kong dinidikdik sa mga estudyante, yung integrity, yung being morally upright, paglabas nila dapat nandun yung excellence saka integrity.